Mabuhay Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Anyangay, Apo! Dito'y kami ti Santiago Isabela Garud. Di napintas nga Ronda Girls tayo. Diyay nga, starting line. Garud, alamin natin ang ruta ng atin pong stage number 9. Santiago City, Isabela to Baguio City. Total distance po, 193.2 kilometers at 5.5 kilometers dito ay neutral zone. We will pass through the towns of Isabela, Nueva Vizcaya, paakyat sa malamig na siyudad ng Baguio City. Patagbuyan pero may mga bundok-bundok din. Pero pagdaan na po sa Kayapain ang Buklao, paakyat ang Baguio. Ahon, lusong ahon na matitindi ang naghihintay sa ating mga siklista. Tama ka DJ Bobby, 90 kilometers mula po sa Kayapa, puro paakyat po yun. Mga kaibigan, daraan po tayo ng Amboklao. Actually, dalawang bundok po yung ating tatahakin. Pero pasalamatan po muna natin ang probinsya po ng Isabela, lalong-lalo na ang LGU ng Etiague sa kanila pong pagtanggap muli sa ating LBC Ronda Pilipinas Entourage. At syempre, yung mga taga-Santiago, kababayan po natin, maraming salamat po sa inyo. Ang ating general classification contenders, dapat alam po natin, Queen Stage na po tayo. LBC Red Jersey leader, of course, Ronald Oranza, followed by John Paul Morales, 38 seconds behind lang. Jonel Carcueva, 308. Ronald Lomotos, 907. Marcelo Felipe, 949. Joshua, 1113. Jeremy Lizardo, 1124. Ryan Tugawin, 13:32. 15:33 naman si John Mark Camingao. Jericho J. Lucero, 20 minutes and 26 seconds behind. Okay, so ilan ang mga hindi ho tumapos after the 8th stage? Well, sa ngayon po mga kaibigan ay 60 riders na lamang po ang kasama namin sa pagsisimula po ng stage number 9. At ayan, makikita ho ninyo si DJ Bobby, bilangin nyo na ho siyang dalawa dahil nga po sa kanyang physique. Pero eto na, mga kaibigan, after stage number 8 po, ano, marami rin ang mga riders ang na-disqualify. No? So yan po ay pinatawan po ng kaukulang parusa ng atin pong mga race official. At syempre, ang titingnan natin dito ay ang labanan sa GC at ang mga siklista na naglalaban-laban sa top positions dahil nga ito na ang Queen Stage. Pero alam mo, ang tititigan natin dito mga kaibigan, ang bakbakan po ni John Paul Morales at ito pong red jersey donor natin na si Ronald Oranza. Matatandaan po ninyo, doon sa ating stage number 8 ay kumagat po ng ilang segundo ito pong si John Paul Morales kay Ronald Oranza. So kaya po kayang ituloy-tuloy yan. Ito po si John Paul Morales patungo po sa Baguio. Both riders are known mountain climbers kaya yan po ang magiging drama ng atin pong karera ngayong araw. At syempre, yun pong bakbaka ng Excellent Noodles at ng Philippine Navy Standard Insurance Riders. Dito po sa ating start line, naku, napakarami pong mga maghahatid sa atin ng mga taga Santiago City, Isabela. At yan po ang ating start line. Iniintay na natin ang mga siklista. Nagre-ready na sila. Okay, ano po kaya ang magiging taktika ng Excellent Noodles dito? Ano naman po kaya ang antidote na gustong ibigay ng Philippine Navy para hindi po maagaw sa kanila ang general classifications? Simulan na po natin ang pagsisend off sa atin pong mga siklista dito po sa Santiago City. And off to a rolling start ang atin po mga riders. 5.5 kilometers lamang po ang ating neutral zone. Pero pagdating po sa kilometer 82, ando doon po ang ating sprint. And then sa 180, ando doon naman po ang ating KOM summit. Tama ka dyan kasamang Snow Badwa at sa neutral zone. Timo, relax lang ang ating mga siklista pero kanya-kanyang isip na ng game plan yung ating mga members ng bawat team ay inire-ready na ang kanilang mga game plan para po sa araw na ito ng ating karera. Ito yung pinaka, kung hindi ako nagkakamali, yung ating daraan ng ruta, yun pong Amboklao, ano, yun pong Kayapa climb, yan po yung pinakahuling entry point ano, na nagawa patungo po ng Baguio. Kasi dati, kung matatandaan ko ninyo, Cannon Road, Marcos Highway, tsaka Nagilian lang yung alam natin. Pero apart from Amboklao and doon sa tatlo na binanggit ko, alam mo, Bobby, na may isa pa na entry point patungo sa Baguio City, yan yung Alsema Highway. Ando doon yung Atok Highway, yung pinakamataas na elevation na highway sa bansa. Alam mo ba yon, Bob? Yung Halsema, nung panahon na pumupunta kami sa Bontok, sa Bugyas, ayun, nadaanan namin yung Halsema na yan. Pero eto po, mga kaibigan, binabagtas po namin ang papalabas ng Santiago. At yan, kumakaway-kaway pa, ang ating pong race director na si Mr. J.D. Arcilia, isa po siya sa nagplat ng ating ruta mula po dyan sa Sorsogon. Pakinggan muna natin yung ilan po mga siklista natin na gustong bumati sa ating po mga kababayan. Only first ito sa Pilipinas at sa Ronda. Good morning mga idol, mga karonda.
at sa mga sumusuporta sa Philippine Army Cycling Team. Good morning po. Ito na ang killer stage ng Ronda Pilipinas. Ito. Oh, ito yung mga mamaw natin. Shoutout mga idol. Shoutout. Ayan, ready to Ronda. Red jersey. Ayan. Kaya puntahan natin yung mga leaders. Dito na lang tayo makulit. Ayan, shoutout. Shoutout kayo. Shoutout kay Ama. Ayan. Kakainin ng Eric Buhay at saka lahat ng sumusuporta sa Team Army. Laban pa tayo ngayon. Oh, shoutout na Karo. Ikaw naman eh. Karo eh. Mga Pangasinan boys. Ginawa ka rin sa ulit ka mo. Kaya, punta natin si Karo isa. Karo, shoutout ka. Shoutout niya mga Karo, mga taga-Pangasinan. Oh, shoutout. Shoutout sa Team Paraiso. Shoutout sa sama ko. Love you. See you, bagyo, tomorrow. Shoutout, hello ko sir. Lang narapakan. 65 riders na lang. At sa loob ng ating rolling start, makikita mo ang pagiging magkakaibigan ng ating mga siklista, ano, nagkukwentuhan at ayan, bago po nilang innovation, nagbabatian, ano, at hinaghahay sa kanilang mga mahal sa buhay. Actually, yung iba nga, ako naman ang gusto. Dito ay ito na si ating Commissar 2 Edward Park ng South Korea. Okay, so patuloy pa rin natin binabagta sa ruta na ito at ipinamamalas ng Isabela yung ganda ng kanilang lugar. No, ang isa ho sa mga pinupuri natin dito po sa Isabela yung kanilang mga lansangan eh, no, makikinis. Akala niyo ho si Dr. Vicky Bello ang nagme-maintain ng kanilang mga kalsada. 'Di ba, Bibi? Napansin mo 'yon? Oo, at hindi lang basta makikinis, malalapad pa yung kansada, tamang-tama sa mga karerang katulad dito ng Ronda. At ito na po tayo sa Sinsayon, Santiago City. This is KM0. Dito na po magsisimula officially ang ating pumbakbakan. We're 187 kilometers to Baguio City. At makikita po natin isa pong excellent noodle rider, ang kagyat po na nagpaparamdam. At tignan natin kung meron po namumuong breakaway, papasok na po tayo ng Cordon Isabela. But we're still inside Santiago City. Pero mapapansin po ninyo, yun pong Philippine Navy Standard Insurance at saka po yung excellent noodles, matindi po yung kanilang girean doon po sa harap. Napapansin ninyo at siyempre nakikisali na rin po ang mga Novo Ecijano riders. At eto na nga po, namumuna po yung breakaway. Meron ng time gap at itong peloton ay mukhang hindi pa sumasagot sa challenge nitong breakaway group. Oh, may nakakuha pang tumawid eh. Di ba? So ibig sabihin yan, mabagal yung approach nito pong ating peloton. Tingnan nyo ninyo, kontrolado yan ang mga excellent noodles at saka mga Novo Ecijano riders. Nakaipit po dyan, mga kaibigan, yung ating pong red jersey, ayun, rider and the white jersey na si John Paul Morales. No, so ito pong red jersey donor natin na si Ronald Oranza, tandaan po ninyo, he is ahead ng 48 seconds dito po kay John Paul Morales. At yan po mga kaibigan, ang titignan natin kung kayang i-overhaul yan ni John Paul Morales going into the mountain stage natin na tinatawag po nating the killer stage. At magulo pa rin sa peloton, hindi malaman kung sino tatrangko, hindi malaman kung sino mangunguna para mailapit ang ating breakaway dito po sa peloton. At dito saan nakikita natin, mayroong 21 riders ang kumakawala, no? Pero mukhang dito po sa mga siklista na ito, wala po ni isa ang nasa general classifications except for rider number 6, Ronald Dumotos of the Philippine Navy Standard Insurance. But Ronald Dumotos is way behind. No, he's 9 minutes and 7 seconds off the pace of a red jersey na si Ronald Oranza. Tama ka dyan, Kasamex Dovado. First breakaway. Ito na nga, pinagbibidahan na ni Ronald Dumotos. At sumama dyan ang kakampi niya na si George O'Connor na talagang handang-handang tulungan siya. Pero tingnan niyo huna niyo yung peloton, no? Nakagapos. No? At ayun, no? Nakikita niyo yung mga excellent noodles riders. Abot ang lingon doon po sa likuran at kanilang chine-check. At mukhang itong mga riders from Eagle Cement at Ilocos Sur and maging itong The Champ Cafe ay nakikiisa na po doon sa panggigipit sa atin pong mga riders. Mga siklista po natin, numbering to I think 16 riders ang nandito dito po sa ating first breakaway. 16 riders po ito. Tignan po natin kung kaya po nilang itakas yan. Pero tandaan mo, Bobby, pagka mayroong isang siklista, isang grupo ng mga siklista na walo pataas, no, ang kumawala sa peloton, most of the time, na itatakas at naidediretso nila yung breakaway. Pero depende pa rin yan doon po sa composition. So at this point, mga kaibigan, sa KM13, no, 1 minute and 12 seconds na ang pagitan at distansya ng ating pong breakaway dito sa peloton. Ito ang peloton, kitang-kita na yung ating mga GC riders na sila Ronald Oranza,
John Paul Morales, Jonel Carcueva ay nagbabantayan na at hindi na nila nalalaman agad kung ano ang nangyayari sa harapan. Ito matindi po sa ating second group. May pilitong humahabol at pilitong kumakawala sa ating peloton. Pero the red jersey is right there at the back. Inaamoy lamang po niya kung ano po ang ipinasak nito pong si John Paul Morales sa kanyang katawan. Inaamoy at nilalanghap dahil hindi po niya bibitawan yan. Dahil makawala po si John Paul Morales will definitely spell trouble para po sa kanyang red jersey and eventually the champion. So ito po ang itsura ng ating peloton. Lahat po ng mga nasa general classification natin, ano yun pong lumalaban sa individual championships, ay nando doon. The chasers, we have three chasers, pero mukhang mahihirapan po yun dahil mas malakas pa rin po ang puwersa ng ating pong peloton. Ito po ang ating 16 riders in the breakaway, Corporal Mark Julius Bordeos, Gilbert Valdez, John Patrick Pagtalunan, Christian Timbang, Orly Villanueva, Mike Castillo, Dominic Perez, Leonardo Valdez, Giorgio Cuner, Mark Ryan Lago, Ronald Dumotos, Roddy Fernando, Joshua Pascual, Marco Lumanog, Sherwin Carrera at Joshua Marie Bonifacio. Pero ang sabi ko nga po, ang matindi ho rito dapat natin pantayan is Ronald Dumotos, pero sabi ko nga, malayo po siya sa red jersey nito pong si Ronald Oranza at 9 minutes and 7 seconds. Ito na po ang ating sprint zone. Sa kasalukuyan mga kaibigan, ito pong si Dominic Perez of Go for Gold, ang siya pong leader natin sa sprint. Ito, nagraratrata na and mukhang si Dominic Perez won't be denied and yeah, Dominic Perez indeed sealed the win para po sa ating sprint king. No, at tayo po yung nasa harap ng Smart at LBC shops diyan po sa May Isabela. Sa Solano, if I'm not mistaken, we're here in Solano. So, yung panalo na yun sa sprint, nito po nga si Dominic Perez, sinelyo na niya yung sprint king jersey natin. Okay, so inaabangan na ngayon natin itong pagdating ng second group at itong ating peloton na kung saan itong peloton palubog ng palubog ang kanilang distansya dito po sa breakaway na ating binabantayan. Pero ito nakikita ko ninyo sa inyong screen mga kaibigan, yan po yung ating breakaway riders, pero nakikita ko ninyo medyo bumagal pero matulin po yan dahil paahon na bahagi po yan dyan sa media di at makikita ko ninyo kung gano'n nakasidhi yun pong atake naman. Ito pong second group natin. Will the second group riders no, succeed sa pag-reunite doon po sa 11 riders in front? We will try to find out later. But nonetheless, yun pong grupo sa first group na binubuo ng mga kilalang sprinters like Dominic Perez, Sherwin Carrera, and even Giorgio Cuner ay patuloy po ang paglayo sa atin pong red jersey. Ito po yung ating first group at the KM87 ng atin pong Carrera. Look at their speed. It's about 35 kilometers per hour. Hinihila po yan, oh, ng mga sprinters natin. And Giorgio Cuner is right there in front. Tapos andyan dyan pa yung ilang mga siklista from Excellent Noodles and even ito pong si Dominic Perez. So patuloy po na lumalayo ito pong first group natin doon po sa ating red jersey. At samantala, ito ng mga second group, 3 minutes and 29 seconds behind. At binabantayan din natin ang ating peloton na kung saan ay lalo pong nalulubog at mahigit na 4 na minuto nang na iiwanan ng ating breakaway group. Wala pa rin po ang red jersey group pero eto na sila. Oh my goodness, 10 minutes and 10 seconds behind na ito, Bobby. This is a should be a cause for alarm para sa ating red jersey donor dahil tandaan po ninyo sa first group, nandoon, kitang-kita ng mga fans ng Bambang Cycling Team na nandoon sa harap ito pong si Ronald Lumotos and Ronald Lumotos is only 9 minutes and 7 seconds behind asa si Ronald Lumotos. Ipakita nga natin, Ronald Lumotos andi dito po yan sa harap at ito, atin ang sinisimulang i-negotiate ito po kaya pa, ayun, nagbubuhos ng tubig ito pong si Ronald Lumotos and at this juncture, ito na, mukhang nalaman na ni Ronald Lumotos ang kanyang 10 minutes and 10 second lead dun sa red jersey at tumatrabaho na ng gusto kahit kakampi niya itong si Ronald Oranza. Tamang-tama itong red jersey. Nabalitaan na rin nila na sila ay mahigit 10 minuto na pag-iiwanan. Pero sabi nga nila, malayo pa raw ang karera at patuloy po silang nandoon at wala pang ginagawang aksyon hanggang sa sumandaling ito. Pero eto, kita-kita na natin ang Ambuklaw Dam. So meaning to say, bumaba na sila ng kayapa at aakit na ulit sila sa pangalawang bundok kung saan andoon na ang Baguio City. We're now in Benguet Nueva Vizcaya Road kung saan ito na nga po yung magiging matinding panikin patungo po sa Kayapa Nueva Vizcaya. Kayapa na po Nueva Vizcaya ito. No? Paakyat po tayo ng Baguio City. So 12 minutes and 21 seconds na ang lamang nitong grupo ni Ronald Dumotos sa red jersey. At sa pagkakaalam nga ni Ronald Dumotos na lumalayo ni sila dito sa ating red jersey ay bumilis. At ito nga pong mga strugglers o hirap sa ahon ay nahihirapan ng sumabay dito sa ating breakaway. Ito po mga kaibigan, yung nakikita yung individual riders na yan, yan po ay former members ng ating pong breakaway
no, yung 11 riders po natin nakabasag-basag na, yan po yung magiging challenge para doon sa mga siklista na hindi ho sanay sa ahon. Tapos ang nakasabay mo, mga elite riders na katulad po ni Ronaldo Motos. Ito, makikita ho ninyo. Ito nga si Ronel Anquita. At ito pong red jersey natin ay pilit na hong nagtatrabaho. Si red jersey, ito, mukhang dito na umaararo ito, Bobby, dahil alam niya na wala na sa kanya ang red jersey at this juncture. Yun, alam na niya yun. Pero nagkaroon siya ng go signal para pumadyak ng pumadyak. At ito na nga ang kanyang pagtatangka na ibalik ang kanyang lamang dito kay Ronaldo Motos. So ito, nagpaalam siya sa kanyang head coach, ano? Kumaga, nasa harap si Lumotos. So nagpaalam siya kung po pwede niya habulin yung kanyang kakampi. Tama ba yung nadinig ko sa'yo, DJ Bobby? Tama yun, kasamang Snow Badwa. Kaya mula nung marinig niya yun, dire-direcho, padyak, kaliwa kanan, hanggang pero, sa abutan niya, ang mga nasa harap niya, may susunod pero iiwanan din ni Ronald Oranza. Pero sa pag-aamok po nito pang si Ronald Oranza, naiwan na niya ang white jersey, so hindi na ho ito bakbakan ng red jersey at nang pumapangalawa sa kanya sa general classification sa si Jean Paul Morales dahil ang red jersey, ito, isa-isa pong inaakyat yung mga riders na nasa harapan niya. Look at the red jersey and how he is really patient in trying to overhaul yung lamang nito pong si Ronald Lumotos. Pero si Ronald Lumotos po, antindi ng kanyang patience. And look at that, hila-hila po niya ang apat, lima, anim na iba pang mga siklista paakyat po ng Baguio City. Their speed right now is about 25 kilometers per hour. Pagka po ahon yan, mga kaibigan, mabilis po yan. At kung makikita ho ninyo kung paano mag-struggle yung mga riders na kasama nito pong si Ronald Lumotos sa breakaway. At kita ho ninyo kung paano ho talaga binabalikat na mag-isa ni Ronald Lumotos yung kanyang mga kasama. Walang palitan ng trangko. At sa bandang likuran naman, unti-unti nang inaabutan ni Ronald Oranza ang lahat ng mga nasa harapan bago siya makarating sa ating solo leader na si Ronald Lumotos. Gusto kong ma-achieve yung mga gusto kong ma-achieve sa buhay ba. At nagpapasalamit ako sa kay Sarvani, yung aming manager na naniniwala siya sa akin. Kaparehas ng pinapangarap nila na gusto nilang manalo at makilala sa bansa natin. Ito po yung term ng mga siklista na engka, kain isa, gapang dahan-dahan hanggang sa marating niya yung kanyang ultimate goal. Pero ito pong si Ronald Lumotos, patuloy po ang paghila ng lamang dahil at this juncture siya po ay may hawak pa rin na 14 minutes na kalamangan. At ito, pagpasok po natin ng bukod, malakas na buhos ng ulan ang sumalubong po dito kay Ronald Lumotos. Dagdagan nyo nga po yung umaanod na mga putik doon po sa lansangan na nagsilbing hamon din sa kanya pong downhill ascent. Pero Bobby, siguro kung makikipag-trade ng mukha sa akin si Ronald Lumotos dahil ang tapang bumaba, papayag ako. Ang tuli ni Ronald Lumotos bumaba. Tama ka dyan kasamang Snow Badwa. Ibig sabihin niya, yung mga nauna pa sa kanya, kahit mga Marshall, motorsiklo, o anumang service vehicle, inaabutan sa lusong ni Ronald Lumotos. Itigan niyo ho yung sipa nito pong si Ronald Lumotos. Ha? Matining na matining, makinis na makinis. Ibig sabihin, yung kanya pong legs is like a well-oiled machine na patuloy po ang pagsipa. Ahon po ito mga kaibigan. Hindi po biro yung kanyang binabagtas dito. This is a category 3 climb at ang atin pong gradient dito is approximately mga 7%. So ganyan ho katining, tignan ho ninyo yung likod nito pong si Ronald Lumotos kung paano po siya sumipa. I-compare po natin ito. Ito, gamit po niya yung medyo light gear. No? Nagla-light gear siya rito dahil mataas ang ahon dito. Kumpara niyo ho dun sa ibang mga riders. So yung mga hindi elite riders, makikita ho ninyo iba yung sipa, iba yung galaw, iba yung atake. Samantala sa red jersey, kitang-kita po natin na si Ronald Oranza ay determinado ng habulin ang nakuhang oras sa kanya nitong si Ronald Oranza. And Ronald Lumotos, unmolested na tumawid po sa KOM Summit natin. Tignan natin ano, ito pong diferensya niya kay Ronald Oranza pero sa KOM Summit. Pero ito muna, walk in the park na, final 4 kilometers for Ronald Lumotos. Naghihintay sa kanya mga crowd dyan po sa may Burnham Park. Pero ang tanong, lumamang po kaya si Lumotos ng 9 minutes sa kanya pong kakampinar si Ronald Oranza para maagaw ang red jersey. Tingnan po muna natin mga kaibigan. Look at Ronald Lumotos, bumagal pa. Dapat hindi naiisip niya na importante na atakihin niya ang finish dahil mahalaga ang bawat segundo. At ito po mga kaibigan, si Coco Martin. Pinakikita ho ni Coco Martin mga kaibigan na makalipas na tumawid ito po si Lumotos sa finish line, wala pang dumadaan. So kahit mahiga, ayun, dumaan na ang ating red jersey at ito tanong niya. 9 minutes and 17. So ito po, si Ronald. Inagaw. Naagaw. Pero ano, Fisher, pa yan? Hintayin natin yung resulta.
Yan po, mga kaibigan, yung isang nakakalungkot na titagpo, no? That Ronald Oranza was expecting na na-overhaul niya yung lead kanina nito pong si Ronald Lumotos, but unfortunately, he ended up losing 10 seconds no, of the pace of Lumotos in crossing the finish line. At ito na ang ating mga stage winners at ang ating mga jersey wearers. Pero sa araw na ito, all praise tayo kay Ronald Lumotos. Binigay siguro ni Lord to para sa akin. So, igarap ko na rin. Dito na to. Alam nyo ho, sa cycling, yung 9 minutes and 7 second lead, tapos naungusan mo pa sa isang stage lang ha, hindi po yun laging nangyayari. Hindi po yun madalas na nagaganap sa karera. At yan pong ginawa ni Ronald Lumotos na binura niya yung 9 minutes and 7 second lead ni Ronald Oranza para agawin ang red jersey and eventually the championship. Yan po ay one for the books. Tama ka dyan kasamang Snow Badwa, kaya naman ito po ang ating cycling ay parami ng parami ang sumusubaybay. Yun ang nakakatuwa. At dahil po siguro, no, talking as a part of the entourage ng Ronda Pilipinas, pero I'm saying this as a cycling observer na isa ho sa mga rason kung bakit sumisikat ang cycling sa bansa at lalo pong umaangat ang kalidad, yan po ay dahil sa LBC Ronda Pilipinas. At sa ngalan po ng bumubuo ng Snowscape Video Production, ako po ang inyong lingkod, Snowbud. Ako po naman si DJ Bobby Odulio. Tandaan, exciting ang cycling.